No spotlights. No makeup. Just natural star beauty. Made from all natural herbs and flower extracts. Tala All Natural Soap and Lotion. Tala All Natural Soap and Lotion. Star beauty naturally. Ladies and gentlemen, the newest face of Tala, Miss Carla Abellana. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaking karangalan po para sa akin na ako ang mapili bilang bagong mukha ng Tala. And today, on the celebration of its 60th anniversary, I would like to call on the man who started it all, the legend behind Legacy Corporation, Don Romualdo Alcantara. '86. Ah, hindi po yun ang edad ko. 86 pesos. Yun po ang halaga ng puhunang ginamit namin ng aking yumaong asawa na si Estrella upang gawin ang kauna-unahang Tala Soap. Imagine, from that 86 pesos, we are now a multi-billion peso enterprise with outlets in over 30 countries all over the world. Pero hindi naging madali ang lahat. We've encountered so many trials and heartaches, especially in the past year when we lost our chief executive officer. And yet, we remain strong. So, ladies and gentlemen, expect a bigger and better Tala this year. My friends, may I propose a toast? Mabuhay ang Tala. Mabuhay ang Legacy Corporation. Mabuhay tayong lahat. Cheers! Cheers! Diana! Pwede ka ba namin interviewin? Gano'ng katotoo na magre-retire na si Don Romualdo? At totoo din bang isa sa inyong magkakapatid ang papalit sa kanya? Excuse me. The only person who can answer that question is me. After all, I'm the managing director of Legacy and not to mention the only legitimate daughter. So what's your question? Excuse me. My darling sister. Sa pagkakaalam ko, legitimate, illegitimate, pareho lang yun, basta may intimate. Tama. Magkakapatid tayo dito. Dapat, pantay-pantay tayo sa karapatan. Oh, my dear, sweet sister. Yeah, you may be sisters, but never tayo magiging magkapantay. I'm sorry. Talaga'y naghahanap ka ng away, no? Darling, I won't stoop down to your level because I heard that it's muddy down there. And, sayang naman at baka maputikan tong Charina Sarte gown ko, so I won't. Ang kaba. Ayaw mo itry? Kasi parang doon ka pa. Ah! 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 Ah!
Isa na namang malaking kahihiyaan. Bakit ba kailangan pa nilang ilagay sa TV yan? You know, para maayos ng gulong ito, kailangan mo nang magdesisyon kung sino sa kanila ang pipiliin na susunod na presidente ng legacy. Naalala ko, Arturo. Noon, naglalakad lang kami ni Estrella. Mula Quiapo hanggang Binondo. Upang bilhin ang mga gamit para sa paggawa ng sabon. Dahil nagtitipid kami sa pamasahe sa kalesa. Dugo at pawis ang pinuhunan namin dito. Kaya, napakahirap para sa akin ang ipagkatiwala ito sa iba. At saka, sino ba sa kanila ang tunay na may karapatan? Sino ba sa kanila ang karapat-dapat? Strike na yan. Parang so far, kontrolado natin ang sitwasyon. 20% lang ng mga workers ang kasali. Kaya nagpagawa kami ng panibagong schedule para sa mga trabahador na naiwan sa posisyon. Kaya sa ngayon, hindi naman apektado ang production natin. That's good. Cesar, ikaw ang head ng operations. Dapat inaayos mo ang problema ng mga trabahador. You should be on top of the situation. Ibang nasa agenda? Well, there is an issue of the strike. Napag-aralan niyo na ba ang maging cost if we give in to their demands? Inireview ko ang mga demands nila. It would cost the company kung pagbibigyan natin sila. 1 million a month in overhead cost. This translates to 12 million a year. Well, the question is, can we afford it? I don't think we can afford to give in sa lahat ng mga demands nila. Inutusan ko na si Cesar para makapag-negotiate sa mga nagwelga para matapos ng problema. Pero, nasa si Cesar ngayon? Hindi ba dapat nandito siya? Arwell. Sir? Nasa si Cesar? Ano ba nga rin? Baka mahulog ka. Mabuti pa talikat dito. Sumahan mo ako. Ayoko. Natatakot ako.
Ayoko. Wala ka bang tiwala sa akin? Isabel, ito ang tandaan mo. Kapag kasama mo ako, wala kang dapat ikatakot dahil hindi kita pababayaan. Pero Cesar, natatakot pa rin ako eh. Paano pag malaman na tungkol sa atin? Papa mo, si Eva. Pwede ba huwag muna natin isipin ang problema? Ang mahalaga yung ngayon. Mahalaga magkasama tayo. Yan! Yan ang itingin ng pumatay sa akin. Sa tuwing nakikita ko yan, wala na, nakakalimutan ko ng lahat. Talaga? Nandito na nga ako, binubola mo pa ako. Hindi kita binubola. Yun ang totoo. Dahil ganun talaga ang nararamdaman ko kapag kasama kita. Nakakalimutan ko yung mga problema ko. Kapag kasama kita, doon ko lang nararamdaman ng paano talaga maging masaya. Sana nga ganun lang kasimple ang buhay, ano? Wala kang strike na kailangan ayusin. Wala kang kumpanya kailangan patakuin. Hindi mo talaga may iwasan yun. Dahil isa kang importanteng tao, naging isang tagapagmana ng legacy. Kahit kailan, hindi ko na mahiniling yun. Masaya na ako sa ganito eh. Isabel, kung bang iiwanan ko ang lahat, sasama ka ba sa akin? Cesar, kahit saan, sasama ako sa'yo. Kahit na hindi ako maging tagapagmana ng legacy. Kahit na wala akong trabaho. Kahit isang magbabalot ka pa, mamahalin pa rin kita. Alam ko magulo ang sitwasyon natin ngayon. Pero pangako ko sa'yo, ayusin ko ang lahat. Gagawa ko ng paraan para magsama tayo. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Cesar. At last. Umuwi na rin ang pinakamamahal kong asawa. So what's the excuse this time? You better start getting creative, Cesar. Because honestly, I am getting sick and tired of listening to all your stupid alibis. May tinapos akong trabaho. Meron? Totoo ba yan? Eh, ang sabi ni Papa, hindi ka nga sumipot nung board meeting niyo eh. I have a suggestion. You might wanna try it. Subukan mo kayang magsabi ng totoo. Eva, hindi lang naman yun ang ginagawa ko eh. Alam mo naman nagkakaproblema sa kumpanya ngayon dahil sa union. Nakapag-meeting ako sa mga leader nila para itigil ang pagwewelga. So this leader that you're talking about,
It's actually another woman, isn't it? And hindi ka nakikipag-meeting sa kanya, kundi nakikipag-meeting! Tama ba? Tama, no? Nang bababae ka eh! Umuwi pa naman ako sa'yo gabi-gabi, hindi ba? Kaya wala kang dapat ipag-alala. Who said anything about being worried? I'm not worried. But you should be. Dahil sa oras na nahuli kitang nambababae, walang sinabi ang mga gulo sa unyo na yan. Sa gulo pa sasabugin ko, tandaan niya. Mukhang mataas ang kumpiyansa ng mga tao sa bagong administrasyon. I think it's time to go public. We could raise additional capital para sa expansion program natin. Dapat pag-usapan ito sa next board meeting. Ano nga pala nangyari doon sa pakipag-usap mo sa mga strikers? Inaayos ko pa rin ngayon tungkol sa strike eh. Kaya pupunta ako sa planta ngayon. Bilisan mo para matapos agad. Then report to me. I'll be at the office the whole day. Puyit, dagdagan mo ako ng sukang may sili para sa tuyo. Salamat. I have to go. Good morning. Do I smell trouble in paradise? Well, I think your son has another woman again. Again. Eva, men will always be men. Kahit gaano kasarap ang adobo, nagsasawa rin. Kailangan naman patikim-tikim paminsan-minsan. Eh, come on, Papa. Look, di ba? Parang nagkaroon na nga ng ano eh, ng anak sa, ano ba yan? Bomba star. Tapos hahayaan ko lang na madagdagan yung mga bastarda niya. No. Ikaw naman kasi, hinipabigyan ng anak si Cesar. Para ka, hindi na kung sino-sino ang inaanakan. Eva, at the end of the day, asawa mo pa rin siya. So you have nothing to worry about. Kisa magpuputo ang butchi mo riyan, bakit hindi ka magpunta sa parlor? Magpaganda ka. Make yourself desirable to your husband. Okay. And concentrate on giving me a grandchild. Pagkatapos ng trabaho, gusto mo manood ng sinet. May magandang kalabas yun. Hilakot kasi ako mamaya eh. Parati ka naman may pinuntahan. Alam mo ba ang pagbibigyan? Ang tagal-tagal ko nang liligaw sa iyo. Kasyo! Huwag na kayong bulaso! Sumali na kayo sa amin! Kahit doon, sumasama sa talaga! Halika na rito! Tayo magkakampi rito, Lucio! Lucio! Sumali sa kanila. Eh, may punta naman sila eh. Pinaglalaban lang nila yung karapatan natin. Ika na. Thank you.
dahilan kung bakit ka nagpapaka-loyal sa kumpanya? Isabel, may asawa na siya. Yun ba gusto mong maging kabit? Tutsi. Hindi ba isa sa mga modelo mo ang bagong pinuporma ng asawa ko? Eva, darling, nambababae na naman ba ang magaling mong asawa? Well, I'm sure hindi namang chipipay na babae ang ipapalit sa'yo ni Sir Cesar. Are you sure? Alam mo naman ang mga lalaki, kapag nagutom yan, kahit pagkain sa karinderya, kinakain. Well, as far as I know, wala naman ako narinig na kahit na anong chismis tungkol kay Sir Cesar and any of our Tala girls. Well, that's good. Alam kong kahinaan ng asawa ko, mga ganyang babae. Kung gano'ng kaliit ang waistline nila, isa rin IQ level nila. Basta pag may nabalitaan ka, you have to tell me, okay? I will personally cut their social climbing ladder. Excuse me? Of course naman, Eva. Magkakampi tayo, di ba? Tutsi, may konsulta lang ako tungkol sa storyboard. Ako, Eva, excuse me lang ha. I'll have to attend to this, ha? I'll get back to you later. Kasi ito siya. Ano ba? See, I told you. Napapraning ka lang. Walang babae si Cesar. Pero ma, nararamdaman ko talaga na may babae si Cesar. Alam mo naman tayo mga babae, may intuition tayo. We know a man is cheating just by his smell. Nangangalingasaw yung amoy ng kabit niya sa bawat pagsisinungaling niya sa akin. So, what do you wanna do? Aawain mo ang asawa mo dahil sa mga kutob mo? Kung ngayon wala pa siyang babae, malamang mambababa yun pag ano ang ginawa mo. You can't blame me for being insecure. Alam ko naman yun eh. Pinakasalan ako ni Cesar hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil sa negosyo. Kaya pasalamat ka. Daddy mo ang presidente ng bangko nung panahong kailangan ni Romualdo ng dagdag kapital sa negosyo niya. Yeah, does it even matter bakit kanya pinakasalan? Ang importante, pinakasalan ka niya! Listen, Iha. Alam mo kung tutuusin, lalong dapat wala kang ikatakot. You know what? Mahigpit ang kapit mo sa kanya. Yung pag-ibig na yan, pwedeng maglahong, mawala yan. Pero ang utang na loob, hindi nababayaran kailanman. Trust me, Eva. Mananatili sa piling mo si Cesar. Ito ang isipin ninyo. Wala kayong hinihingi na hindi karapat-dapat sa inyo. Kaya walang magagawa ang kumpanya kundi ibigay lahat ng hinihingi ninyo kung magkakaisa kayo. Tayong manggagawa ang naghihirap para sa kumpanya. Pero sinong kumikita? Sino? Sila lang. Sila lang ang kumikita. Sila lang ang nakakaranas ng kaginhawaan. Papayag ba kayo doon? Hindi! Siyempre! Kaya dapat, magkaisa kayo. Kapag nagkaisa kayo, kayong mga manggagawa ng kumpanya, nakasisiguro tayo na panalo kayo sa labang ito. Tama, lalaban kayo. Hindi na dapat tayo pumunta dito eh. Ilista niyo mga... Pero tama sila. Mas mapapabuti lagay natin kung sali tayo sa strike. Bahala ka kung gusto mo gawin. Kasi, hindi ako susali sa strike. Isabel, di mo ba tatapusin yung meeting? Sapat na narinig ko, Lucio. May lakad pa ako. Saan? May pagkita kay Cesar. Isabel naman, matalino ka. Maganda ka. Ba't mo sinasayang sarili mo sa kanya?
Niloloko ka lang niya. Tulad ng ginawa niya sa mga ibang babae niya noon. Hindi ka rin niya siseryosohin. Anong iniisip mo? Iiwanin niya asawa niya para sa'yo? Bakit hindi na lang ako piliin mo? Binata ako. Maibibigay ko naman sa'yo yung hindi niya maibigay sa'yo eh. Mahal kita, Isabel. Lucio, hindi nga kita mahal. Si Cesar, siya ang mahal ko. At kahit ano pang sabihin mo, alam kong mahal niya rin ako. Magdadalawang buwan na, hindi pa rin ako dinadatnan. Hindi kami na menopause ka na, Iha? Ma, between the two of us, alam natin kung sino ang minimenopause. At hindi ako yon. Well, that can only mean one thing. Hindi kaya buntis ka na? Iha! I told you, huwag kang magkukunot ng noo. Baka magka-wrinkles ka! Teka, ayaw mo ba magkaanak? No, it's not that. It's just that I'm not ready. I can't imagine myself being a mom to a little brat. Iha, gaga ka talaga. You're not thinking. Ang bata ang glue na nagdidikit sa pagsasama ng mga mag-asawa. Tingin mo, bakit kami nagtagal ng daddy mo? I know, mahirap magpapayat pagkatapos manganak, pero pwede ka naman mag-aerobics. Iha, listen to me. Isipin mo na lang, pag nagkaanak na kayo ni Cesar, mas magiging mahigpit ang hawak mo sa kanya. Umeba, may tawag po kayo. Hello. May impormasyon ako tungkol sa asawa mo. Nag-aalala ko para sa'yo, Cesar. Mukhang dumarami rin gusto sumali sa welga. Pero hayaan mo. Kakausapin ko mga kasama ko at sasabihin ko sila na huwag na sumali. Gagawin mo talaga yun para sa akin? Siyempre naman. Para matapos na yung gulod mo, nawala na rin sakit ng ulo mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Pero hindi mo na kailangan gawin yun. Ayoko may makalam ng ugnayan natin. At isa pa, ayoko kung madamay ka pa sa gulo. Hanggang kailan ba tayo magiging ganito, Cesar? Patago-tago. Bakit? Nagsasawa ka na ba? Isabel. Sa ngayon, hindi pa kita kayang panagutan. Pero bigyan mo pa ako ng konting panahon para ayusin ko yung problema sa kumpanya. At kapag nagawa ko na yun, itong relasyon natin ang ayusin ko. Ikaw ang mahal ko. At ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Nandiyan na yata in order natin. Thank you.
dito ko lang pala matatagpuan ang aking andan. Sa saan? Sa ka? Pagmumukhang tanga. Dati bulsan, ngayon naman factory worker. Papalitan mo na lang ako dun sa babaeng sumasaw ng below minimum. Your standard in women is deteriorating so much your respect for yourself. Eva, tumahimik ka na! I will not shut up, not until you tell me what's gotten into you. Ano yan? Kasama na yan sa job description ng mga factory worker mo ngayon, yung bumukha ka sa harap mo? Saan mong ginawa? Sa opisina, sa table, saan? Sa pareks, sa conference room, saan? Will you stop this nonsense? Sa bagay, bakit nga pala ako nagtataka? Eh, yung mga babae na yun naman gagawin ng lahat para sa pera, hindi pa? Magkano servisyo ng babae yan? Sabihin mo sa akin at babayaran ko. Huwag ka magsalita ng ganyan, hindi mo siya kilala. Ano yan, pinagtatanggol mo yung factory worker mo? Hindi siya ganong klaseng babae. Hindi siya bayan ng ano babae! Eh ano siya? Sabihin mo sa akin kung ano siya! Mahal ko siya, Eva. Mahal ko si Isabel. At handa kitang iwan para sa kanya. Wala ka talagang kwenta! Wala! Kahit kailan sinasaktan mo! I'm sorry. Pero hindi ko na kaya magpatili sa relasyon na to. Cesar, please. No, please. Don't leave me, Cesar. Please. Please, Cesar. Buntis ako! Something from someone else. Kung umaasa ka na babalikan ka ng asawa, nagkakamay ka. Sasaktan! Huliin niyo yan! Magsasampan ng kaso ang kumpanya laban sa lahat ng kasangkot, including your mistress. You want her out of jail? Then you need to make a very important decision. On my terms. Ito na yung huling sweldo mo. Sa halagang ito, makakapagsimula ka ng panibagong buhay para sa sarili mo. Walang hiya ka! Hira ko mo ako! According sa mga result ng ultrasound na isinagawa namin, there's no baby. Hindi ako pwede maging paog. It's not unusual para sa isang babae na sa kondisyon mo ang mahimatay. Ano po ibig sabihin? Hindi mo pa ba alam na buntis ka, Isabel? Doktor ka lang, hindi ka Diyos! In 9 months, I will have this baby. And you take note of that.